Hai guys, welcome to my blog. Ako si Kuya Char, ang inyong nag-iisang homeowner buddy at your service. Ito po, nandito po tayo ngayon sa Parish of the Holy Family. Sine-check na po nila ang aking vital signs and then pumasa po tayo. So tuloy na po ang pagdodonate natin ng dugo. Ngayon po na Red Cross po ang magkakandak ng pagkuha ng dugo. This is the first time bali na mag-participate sa isang Red Cross bloodletting drive sa pangunguna ng ating parish priest na si Reverend Father Alain Manalo. Yan. Ito po yung project niya, first project niya dito sa ating parokya, ang mag-donate ng mga blood. So, yan po, hinihintay ko na lang po yung nag-a-assist sa akin para alam na, turukan tayo ng injection para kuhaan tayo ng dugo. So, nakahiga na po tayo dito. Actually, medyo tensionado tayo nito dahil nga medyo matagal-tagal na rin tayo nakakuhaan ng dugo. Last 2019 yung huling nakapag-donate po tayo ng dugo dyan po sa Barangay Alapan 2A sa pangunguna ng ating punong barangay na si Mark. Ayan, Mark Barsaga. So yan, so hinihintay na lang po natin para yan, masimulan na ang pagkuha ng dugo. Actually, ang aking dugo po ay type A plus. Yan. Ang kagandahan pala dito, pag sa Red Cross ka nagbigay ng dugo, bibigyan kanila ng card. So mga sa mga nagbabalak mag-donate ng dugo, sa Red Cross na lang kayo pumunta kasi bibigyan kayo ng card para in case naman any of your family or ikaw ay mangailangan ng dugo, priority kang mabigyan dahil ka ay blood donor from Red Cross. So, hindi ka na mahihirapan maghanap ng dugo para sa iyo or any of your family. Tapos na mapakita mo lang sa kanila yung card. Yan. So yan. Inahanap po niya yung aking vein kung saan tuturukan niya. Medyo mahaba-haba yung karayom na ginamit. Yan. So, kanina, nasa 50 plus yung ako na ho bali yung panghuli na kinuhaan ng dugo. Kasi around 2:45 na po ako dumating ng hapon dahil nga may inasikaso pa ako kaninang umaga. So, ako na po yung last donor na nakuhaan nila ng dugo. Fortunately, pumasa rin tayo sa kanilang check-up. Kaya, happy to say na nakapag-donate ulit tayo ng blood. Kasi, actually, mas maganda talaga nag-donate tayo ng blood. Kasi nga, nagre-reproduce tayo ng panibagong blood. So, nalilinis po yung dugo natin sa katawan. Every 3 months pwede po tayo mag-donate ng blood diyan sa Red Cross Dasma. Every Saturday po open po sila for walk-in. Punta lang po kayo doon and then may bibigyan kayo ng card. After sa card na 'yon, kung 8 beses na kayo na kapagbigay ng dugo, bibigyan kayo ng Certificate of Recognition from Red Cross na ang tawag ata ng Galloner Award ba yun?
Ibig sabihin, naka-isang galon na kayo na nandonate ng dugo. Yan. Saka, ano, maganda rin sa health yung nagbibigay tayo ng dugo. Yun nga, kasi nalilinis po yung ating dugo, nagre-reproduce ng bago. So, mas nagiging healthy po. At nakakabata rin daw po ito, sabi, pag nagbigay, nagdonate tayo ng dugo. Yan. Saka, yun nga, mas may natutulungan tayong madugtungan ang ng buhay yung mga taong nangangailangan sa lina ng dugo. Yan. Kaya napaka-importante po na kung healthy kayo as part of your ano na, community responsibility, pwede po tayong mag-donate ng dugo every 3 months sa Red Cross. Punta lang po kayo sa Red Cross Dasma. Every Saturday open po sila for walk-in and donors ng dugo. Yan. Yan. So makikita po natin yan. Still waiting. Bali kanina, galing ako sa Monteparo kasi nagkaroon kami ng site tour. Kaya supposedly kaninang umaga ako magpapakuha ng dugo. Yan. So yan. So yan na po. So itatagal lang naman po ito ng mga around 10 minutes para makapuno ng 450 yung bag na yon. Yan. Pag napuno na po yon, okay na po. So magsisettle lang tayo para baka mahilo daw tayo, so hindi rin tayo pwede agad-agad na tatayo. Yan. So mamaya bibigyan na rin tayo ng card. Kulay blue po siya. Yan. I-discuss na po sa akin kung ano ang kahalagahan ng card na yon. Tapos, yan. So, maraming nag-donate kanina. Nasa 50 plus. Pero may 10 hindi nakapasa. So, nasa 40 plus lang po ang mga nakuhaan ng dugo. Yan. Successful donor na ginawa kanina dito sa Parish of the Holy Family, Lancaster, New City. Yan. So again, napakaganda po na magdo-donate tayo ng dugo. So every 3 months, kung sa feeling nyo na malakas kayo, maganda ang pangangatawan nyo, healthy kayo, be a blood donor. Kasi yung dugo na binibigay natin ay malaking tulong po yan sa nangangailangan. At hindi natin alam na nakakatulong tayo na maduktungan ang buhay ng isang mga ng mga tao dahil sa dugong ibinigay natin. Kumbaga, dugtong buhay. Yan. Yun po, kanina ibinigay na po sa atin yung blue card. Yan. As ano daw yun. Para dun, every time na magdo-donate ako, tatatakan nila yung susulatan, lalagyan ng sticker to confirm na nakapag-donate po tayo uli. So, target ko po na makapag-donate ng 8 beses from Red Cross. So, susundin natin yung 3 months. Every 3 months, makapag-donate tayo. Yan. Kasi, for me, it's part of my obligation na mag-donate tayo ng dugo para
makatulong tayo sa mga taong nangangailangan ng dugo. Lalong-lalo na ngayong pandemic. Grabe, maraming nangangailangan ng dugo. So, kung kayo po, again, kung kayo po ay very healthy, magandang pangangatawan, be a blood donor. Yan. Share your blood. Kumbaga, para magkaroon tayo ng makatulong tayo sa community. Kasi ngayon talagang sobrang daming nangangailangan ng dugo. Na makakatulong na, nakatulong na tayo, naging healthy pa tayo dahil na-replenish yung dugo natin, nag-generate ng panibagong mga blood cells. At yan ay napaka-importante na makapag-produce tayo ng panibagong blood cells. At sabi nila, may nagsabi, mas nakakabata daw ang nagdo-donate ng dugo. Yan. So yan, patapos na po. Malapit na pong matapos yung pagkuwal sa atin ng dugo. Yan. Again, this is your Kuya Cardo, your homeowner buddy at your service. Again, thank you for watching my vlog and see you again. Bye! Thank you guys!